In this video, ipapakita ko sa inyo yung isang digital timer na kilala ngayon at one of the best timer ever. Pagandaan sa kanya, meron siyang 16 session. And by the way guys, magpapakita rin ako ng mga link sa inyo na nasa baba tungkol rin sa ibang mga timer. Wala siyang kasamang adapter. Pero mura lang naman yun, makakabili kayo yun. Pero if ever yung saksakan nyo, yung plug nyo, katulad yung ganyan, yung nasa blue, pwede nyo kabit siya na direct. Yan yung katulad yan yung sample. If ever na hindi ganun sa kanyo, pwede kayo bumili ng separate. By the way, sold separately yan, yung adapter na yan. Mura lang naman yan. Yung pinindot kong function, yan yung on and off ng timer session niya. Yung kagandahan dito sa timer na to, yung on saka yung off, na-adjust sa kanya. Saka meron siyang tinatawag na 16 session. Yan, may papansin ninyo, auto. Kanina pindot ko, on and off. Kasi pwede nyo siyang i-adjust kung ayaw nyo na timer o kaya gusto nyo naka-auto. Auto means yung lahat ng session niya gagana yon. Kasi meron niyang 16 session. Ayan o, papakita. Papansin nyo, lahat ng number meron on and off function sa kanya. Magsasample ako ng isa, yan, on yan, sample ko yan ha. Bale, 2 hours and 7 minutes bago mag-on. Session 1 yan. Yan yung pinaka-sample ng pag-adjust. Yan naman yung off. Pansin nyo, na-adjust ko yung days. Pero normally, ang na-adjust na lang dyan, yung hours, yung paggamit, pati yung minutes. Nagdepende sa nyo kung, halimbawa, meron kayong specific araw. Yung cleaner ko nga pala, yung timer. Yan yung pipindutin nyo pag gusto nyo i-clear. Yan, inulit ko ulit. Off, 2 minutes. 2 hours and 2 minutes. Tapos, pre-nest ko yung clock. Bumalik na siya sa dati. Pag naset nyo na, ipindot nyo lang clock. By the way, meron na siyang reset button. Yung maliit na yan. If ever na magkaroon kayo ng problema, pero so far, wala pa naman ako na experience kasi personally, gumagamit ako nyan. Magandaan niya, pwede rin niya siya ibalik sa zero. Yan, katulad ng sample niyan. Papakita ko sa inyo. Ipindutin ko yan. Hindi kasi madali mapindot yung kailangan gumamit yung screw. Yan, bumalik siya sa zero, yung pinaka-clock niya. Pero hindi nyo naman kailangan necessary na pindutin yun. Yan, pakita ko sa sample app. 2 minutes on, tapos off ng 3 minutes. Yan. Tinag ko para makita nyo yung live sample niya. Kung nakita nyo, yung nag 2 minutes na, umilaw na yung indicator. Yan. Bale yan, mag-off naman yan ng 3 minutes para magkaroon lang kayo ng idea ng sample na kung paano siya ginagamit. Yan yung session 1 lang yan ha. Pwede kayong mag-adjust ng, sa other session ng iba pang mga schedule. Tapos kung anong araw, pwede rin yung lahat ng week meron, lahat ng days meron siya. Maganda niya, makakatipid kayo sa kuryente. Tapos kung mayroon kayo specifically na gusto patayin na appliances sa specific time, magamit mo siya. And that's it for today guys, and hopefully nakatulong to sa inyo. If ever na-interested kayo, meron kayo may ang link sa baba kay Lazada. Available pala siya kay Lazada, and then available rin siya sa Clickbank para sa mga nakatira sa abroad, and then Amazon. Don't forget to hit the like and share button, pati na rin comment.